Kaya mga ka-auto, makapalit po tayo ng bagong rear crankshaft oil seal po dito sa makina ng bios. Ayan. Hindi ko na po pinakita yung pagbaba ng transmission kasi po common naman po yung pagbaba ng transmission, tinatanggal lang po lahat ng mga tornilyo sa paligid tsaka yung axle. Ayan. Yung pagtanggal po ng oil seal, sinungkit lang po natin yan ng screw. Ngayon, ito po yung importante, yung pagkabit po. Napaka-importante po nito para hindi po tayo magkaroon ng double job, magiging back job po, nakakahiya po sa customer. Kaya kailangan po natin ng napaka-linis na trabaho at perfect na trabaho para hindi po tayo ma-double job. Bago po natin ikabit yung oil seal, lalagyan po natin ng grasa yung paikot para hindi po yan masugatan. Importante po yan, lalagyan po ng grasa o langis para hindi po yan masugatan pag ikinabit. Ayan, kakabit na po natin. I-slant lang po natin para pumasok na po yung loob niya. Ngayon, itong outer na lang po ang ating pupukin. Ang ginagamit po itong hammer, yung plastic po, para hindi po siya makasira. Kung tumama man po kayo sa gilid, hindi masisira yung oil seal po at saka itong aluminum. Kaya ang gamit po natin yung plastic na hammer. Ayan po. Uunahin po lang po natin yung mga gilid-gilid para sabay po ang lapad. Kasi pag hindi po sabay ang lapad niyan, mabibengkong po yung oil seal. Magiging ano po siya, 8. Ma-8 siya. Magkakaroon po ng leak. Ayan, kaya paikot po. Paikot po ang pukpok. Ayan, kahit anong sasakyan po yung ating ginagawa, ganito po yung procedure ng pagkakabit ng oil seal. Kailangan po maingat po tayo. Tapos, napapansin niyo po, bumaon na siya. Kakapain niyo po siya. Kailangan parehas po siya ng lubog. Ayan. Ayan. Kailangan po pantay. Kung mayroon po diyang nakaumbok pa, doon niyo po yan pupukpukin uli. Pantay na po yung pagkakabit natin ng oil seal. Kaya sigurado po ito, hindi po siya tatagas kasi maayos na maayos po yung ating pagkakabit. Ayan. Ayan. Importante po, pantay. Basta pag mayroon pong konting hindi pa rin po kayo kumbinsido at medyo umbok pa ng konti, ayan, gagamitan na po natin siya ng extension na lapat po doon para pupukpukin po lang ng konti. Ayan. Kaya po tayo gumamit ito kasi hindi na po siya kayang pupukin ng plastic. Medyo nakalubog na po siya. Ayan, okay na po. Pantay na po yung ating pagkakabit. Ayan, sana po makatulong sa mga baguhan po niyang mekaniko na nag-aaral pa lang. Ayan, ganyan po yung pagkabit ng oil seal kahit na anong sasakyan po, kung ano mong part ng oil seal sa mga sasakyan, kahit ano, ganyan po yung procedure. Kailangan meron kayong special tools na plastic hammer para hindi po masira o mayupi yung
itong aluminum po ng makina. Kasi yung bakal po na hammer, syempre matigas po yun. Kaya po niyang mayupi yung itong paligid, yung kabitan po ng oil seal. Kaya yun po, kailangan maingat po tayo sa pagkabit. Ayan, thank you very much po.